Good morning mga kabangka. Welcome back naman sa ating Munting Channel, Apo Primal Fire Channel. At kung gusto nyo po na-updated tayo sa video na in-upload na araw-araw, pakisubscribe na lang po mga kabangka. So pasensya na ko kabangka, medyo natagalan yung pag-upload natin ng mga videos dahil medyo busy po ako sa trabaho ko. Yun. So ngayon kabangka, may papasilip ako sa inyo kabangka na ano, bangka, yung malaki din siya. So tatlo katao yung gumagawa. Sabay-bayan natin ito kabangka hanggang matapos. Medyo malaki rin yung makina niya. So, yun kabangka, puntahan natin din tayo magpaliwiligoy. So, tingnan natin doon sa gilid ng dagat. So, ayun mga kabangka. Yan na. Oh, lakas ng alon mga kabangka. Oh, grabe, super lakas. Kasi may bagyo na naman tayong parating. Ito pala yung kabangka, yung sinabi ko sa inyo na ginawa ng kaibigan ko. Yan. Yan siya na bangka. Medyo malaki siya kabangka. Yan siya. So ayan kabangka, yung kaibigan ko, matagal na yan gumagawa ng mga bangka. Kumbaga bata, sanggol pa lang tayo. Ayan, gumagawa na yan. Pila ka na ipod ng abata niya, pod? Kasko? Ha? So yung kasko niya kabangka, nasa 31 feet. Yan. Tapos ano makina, pod? 30 sa katuso. Yung double engine pala to kabangka, 4030. Yung makina niya 4030. Tapos 18 na di gasolina, 18 o product. Yama daw kabangka na di product. Yung ano nito? Yung Kustian ay pod. Kustian ay buian ay ran. So 4030 na makina, tapos Yama na 18 kabalyos. So ito pala kabangka yung kasama niya si Tay Lupog. So ayan, mga veterano na rin yan. Nambuka to niya po sa may makina. So yung buka pala niya kabangka sa ano, sa kasko niya, nasa 19 inches. 9 inches. Yan. Ayan siya. So 31 yung kasko. So yung kahoy, yung ano nito kabangka, kalulot. Pero pag tiningnan niyo siya kabangka, para siyang tipulo. Pero kalulot yung kasko niya. Tapos nasa 19 lang yung buka. Tapos yung makina niya is nasa ano, 4030, isang piraso. Tapos 18 ka values na Yamada na diesel. Yun. So subaybayan natin to kabangka, yung pag ano nito, subaybayan natin kung hanggang matapos, hanggang pagkabit nila ng makina, yun po yung subaybayan natin para masundan natin yung paggawa. So ito kabangka, nakita nyo naman, kahit gaano kalaki na bangka, so hindi kami gumagamit ng trugo or pako. So yan lang talaga, diba, nakita nyo naman sa mga vlog ko, yung sliding lang siya. Yan, sliding lang. Tapos trugo lang talaga yung dito nilalagay namin. So wala na yung nilalagay kami na ano, na mga pako dyan. Kasi pag sakaling ma-pod-pod lahat to, yung pako lalabas dito sa likod. So yun po yung sasabit sa mga lambat. So masisira yung lambat natin. So yun po yung ginagawa namin. So katagala, sa katagal namin gumagawa ng bangka, hindi talaga kami naglalagay ng pako dyan or mga ano, pera lang kung lagyan ng trugo. Yung trugo na kahoy, yun lang para sumabay siya dito sa pag pudpud ng kasko. Pero kahit trugo, hindi na kami naglagay kabangka. Siya kabangka. So yung tayo niya kabangka. Taas. Pilang taas na niya, pod? So, yung baka magkalimutan ka bangka, yung taas pala nito ka bangka, nang dala ano na yun, pod? Dala plywood? Plywood lang to, 35. So, yung taas pala, yung tabli nito ka bangka, yung plywood, 35. Na sa 35 inches. Yun. So, ito po yung subaybayan natin ka bangka. Kahit sa likod ko bangka, tingnan natin kung may pako ba o wala.
So yung bangka, nakikita nyo naman, walang trugo, walang pako. So talagang luck lang talaga nilalagay namin, trugo lang talaga. Ito si Taylupog ko bangka, oh. Yan po yung kauna-unang gumawa ng mga bangkang de-racing sa Boracay. Yung mga pang-race na bangka sa Boracay, yan po siya, sila po yung gumagawa ng mga bangka dati na nire-race. Nire-racing sa Boracay, yan si Taylupog. So nasa 70 plus na yan, sobra. Si Taylupog matanda na po yan. So, yan po yung mga kabangka. So yung kapal nito kabangka ng kasko, 5. 5 din yung kapal ng kasko. Tapos nilunggatan nila ng nilunggatan nila ng 2.5. So 2.5 pa rin yung natira sa baba. Tapos same pa rin kabangka, malaki at maliit. Yung ginagawa dito sa amin, same pa rin kabangka yung yung likod niya, flat pa rin yung likod niya. Hindi sabi pabilog. Hindi pabilog. Flat pa rin yung kasko niya. Dilan! So tatlo sila gumagawa nito kabangka at saka ilang araw lang kasi tatlo naman silang gumawa. So nasa 3 days pa lang siguro to yung paggawa nila sa mga kabangka. Tapos ito yung mga kahoy, ito po yung mga batiula niya. Yan. So pagkatapos nito kabangka, mayayari nila yung isa na to. May ano pa sila? May gagawin pa sila na isa pa na ganito rin kalaki. Hindi natin alam kung double engine din yun yung gagawin nila. O, tingnan mo na lang kabangka, nag-aayos sila kabangka. Hindi tayo makatulong kasi medyo malakas din yung hangin na puputol yung tali. Kaya pinupit na lang muna. Yan. Saka yung halon kabangka, grabe yung halon, oh. Kung nakikita nyo kung kamangka sa mga vlog ko, doon lang ako namimingwit. Mga pangulam-ulam lang. Pilakan ninyo yung pakiyot niya po. Singuin tabay. So yung kabangka, baka magkalimutan. Yung ano pala nila dito. Sa tatlo sila. Yung single nila dito. Nasa 50,000. Gawa lang pa yung kabangka. Yung sa paggawa lang nila. Nasa 50,000 po yung yung single nila kasi double engine siya. Tapos yung haba nasa 31 yung kasko. Pero pag sinukat natin sa taas, nasa yung kabangka nasa 42 yung doon sa pamalong. Tapos ito yung pamalong, yung sampad pag sinukat natin yan sa taas, nasa 42 or 45 na yan po yan. Sobrang haba na po. So yung mga kabangka, hanggang dito na lang po muna muli yung pag-aano natin, pag-vlog natin sa bangka na ito. So subaybayan natin to kabangka para makita nyo kung hanggang matapos, hanggang pagkabit nila ng makina. So subaybayan natin yung kabangka, yung paggawa nito. Ako hindi ako nakasali dito kabangka kasi yun nga, busy ako sa trabaho. Yun. So tutok muna ako sa furniture, tapos siyempre pagkatapos ng hindi tayo busy, gagawa na rin tayo ng isang bangka na pagmamayari ng kaibigan ko. So yun. So yung mga kabangka, maraming salamat kabangka, and thank you. God bless mga kabangka.